Good morning, everyone. Good morning, Philippines. Good morning sa lahat ng ating mga viewers sa buong mundo. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay i-share ko sa inyo kung paano at ano ang mga kaalaman, tips sa pagpapakatas ng pagkatapos ng palitada. Pag pinapakatas lang, maganda. Malaking katipiran sa inyong pagpapalitada at sa may-ari ng bahay. Yun ang benefits ng technique ng pagpapakatas after plastering. Okay, gawin na natin. Let's go! Paano papakatas? Yan ang tanong. Paano mo papakatas yung plastering para kuminis, para makatas yun? Kung ang yung pader na pinapalitahan ay tuyo. So ganito po yun, ang technique. Katulad dito, kailangan po ang halo ninyo. Ang inyong mortar o halo, itong halo. Kailangan po yan, ang mixture nito, class A, matapang. So, ibig sabihin ng matapang, maraming semento. Okay? Upang sa ganun, kapag tinapal nyo ito, ay hindi ganun, hindi agad matutuyo ang inyong pagpapalitada. So, ang gagawin natin, para kumatas yan, katulad yung nakikita ninyo, ayan, katas lang po yan, hindi yan puro. Hindi na napahiran ng puro ng semento. Pinakatas po natin. Gagamit po tayo ito. Rude lang bakal. Ito po ay kaalaman sa mga bagong magpa-plastering at gustong matuto at mga technique na kaalaman para malaking katipiran. Ganito po yun. Ayan. Pipisain nyo lang gusto yan. Hanggang sa kuminis yung inyong plastering. Ano na ba? Hagot, hagot, hagot. Bibili lang po yan. Tapos left and right lang po ang hagot yan. Kailangan po padiin ah. Ganun lang po yan ah. Tulad dito, kumakatas po siya. Ayan. See? Ang ganda, diba? Tulad dito, may butas. Oh. Yung need na, no, simento ko lang. Oh. Oh. Ano lang yan? Kailangan ang halo ninyo, tapang. Para kumatas. So, ayan lang po. Kumatas na po siya. Ayan, may butas, di ba? Magmahata pang halo mo, babae nyo lang dyan. Oo, oh, tapos pwede siya nyo. Okay, yan po. Tennis na. Okay. Di yan laki ng katipiran ng may-ari ng bahay kapag ginagawa mo yung pakatas. Maraming salamat po sa mga nakapanood.